أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin ng aklat na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sa kanyang aklat na Al-Aqida Al-Wasitiyah tungkol sa ating paniniwala o sa ating akida o sa ating iman. Na pagpapatuloy ng Imam Rahimahullah, natapos niya sa atin ang mga aya ng Quran na tungkol sa kaalaman at saka tungkol sa kanyang walang hanggang kaalaman, nabanggit niya rin yung mga nakalipas na Ar-Rasak, na si Ar-Rasak at iba pang mga katangian na nabanggit niya sa mga aya na ibinigay niya sa atin. Ngayon, ang apat na aya na ibinigay niya sa atin sa mas'ala naman ng asma wa sifat na Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mashi'a at ang kanyang irada, na ang kanyang kagustuhan, ang kanyang ninanais, na ito ay katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kagustuhan, ang tinatawag natin irada o mashi'a o will o kaya yung kagustuhan, ito ay makikita natin din sa Quran na ginagamit sa mga nilikha. Ang isang nilikha, meron siyang will, meron siyang kagustuhan. Kaya lang ang irada at saka ang mashi'a ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya kamitlihi siya na talagang totally na naiba ang kanyang katangian, na sa, ang kanyang sipat, kung ano ang kanyang kagustuhan at ano ang kanyang naisin. Hindi ito maaring ihalin tulad sa sino man sa kanyang mga nilikha. Na ang irada at saka mashi'a ng Allah subhanahu ang irada ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay masya Allah kan walam wama lam yasha lam yakun. Ano ang ibig sabihin nito? Ano man ang kanyang naisin o ano man ang kanyang kagustuhan, ito ay, at kung ano man ang hindi niya naisin o hindi niya kagustuhan, hindi ito mangyayari. Ang lahat ng anumang naisin na Allah subhanahu wa ta'ala o kagustuhan, ito ay mangyayari. At walang sino man na maaring pumigil o magbawal o magprevent ng irada o mashi'a ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong ito ay mangyayari kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi naman niya ginusto, hindi ito mangyayari. Na ang mashi'a o ang tinatawag nating mashi'a ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay talagang totally na kumpleto, na walang pagkukulang. Hindi katulad ng isang nilikha, kapag tayo merong nais, gusto, meron tayong gusto, minsan nagagawa natin, minsan hindi naman. So ang mashi'a ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay base sa kanyang kudra, kakayahan, na walang maaring pumigil sa kanyang kakayahan. At ganun din ang kanyang kagustuhan, ang kanyang naisin, walang sino, ito ay dapat mag-implement at walang sino man na maaring pumigil nito. So ang mashi'a ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dalawang klase. Now, sabi nga ng mga ulama, mashi'a kauniya al-qadariya at saka mashi'a, o sabi nga natin, irada kauniya al-qadariya o irada syar'iya at diniya. Ulitin ko ang irada na sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nauan o dalawang klase. Una, irada kauniya kadariya, irada syariya diniya. Na yung ano yung irada kauniya kadariya, na ang lahat ng kanyang naisin sa buong kaun, sa kalangitan at kalangitan, o sa lahat ng kanyang nasasakupan na nilikha, ito ay dapat mangyari. Ito ay mangyayari. At ito ay talagang mangyayari na walang maaring pumigil. At ang pangyayari na yan, base sa kanyang
kagustuhan at implementation ng kanyang kagustuhan at base sa kanyang kakayahan. Ang mga nilika, minsan meron silang hinahangad, meron silang nananais, pero wala, ang kanilang kakayahan hindi kompleto. Merong limit ang kanilang, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ginusto niya ang isang bagay, walang makakaya. Kaya sabi niya sa ayan ng Quran, sa surah Yasin, sabi niya, innama amruhu idha arada shay'an ayyakulu lahu kun payakun. Katotohanan, kapag ang kanyang kuman, kapag ninais niya isang bagay ang kanyang kuman, idha arada shay'an, ano sinasabi? Ayyakulu lahu kun payakun. Kun payakun lang, hindi lang alam pang na kailangan ng ang kanyang lakas may limitasyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang hanggan ang kanyang kudra o kakayahan o kapangyarihan. Ang kapangyarihan. Yan ay mangyayari ayon sa kanyang kakayahan. Na ang irada kauniya al-kadariya, irada kauniya al-kadariya, ito ay nangyayari, ito man ay mabuti o masama, ito ay kailangan, ito ay wajib o sinasabi na obligado talaga itong mangyari. Dahil ito ay inaayos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay sabihin natin, halimbawa, simples o ang mga taong gumagawa ng kasamaan o may mga pangyayari na para sa atin, ay yan ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ipakita niya talaga ang kanyang hikma para sa kanyang nilikha. So yan ang ano ng irada kauniya al-kadariya, na lahat ng ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala talagang mangyayari at walang sino makakapigil. Ito man ay mabuti para sa atin o para sa ating pananaw ay mabuti man o hindi mabuti. Na minsan alam natin, at ang kadari, ang kauniya, alam sabi natin, pagsilang ng isang tao, walang pwedeng pumigil niyan. Ang pagkamatay ng isang tao, walang pwedeng pumigil. Ang pagtulog ng tao, pagtanda ng tao, ito ay irada kauniya al-kadariya. Pagsikat ng araw, pagsikat ng araw sa silangan, paglubog sa kanluran. Ano mang pangyayari sa kalangitan at kalupaan, ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maaring, walang maaring pumigil. Pangalawa, ang irada syariya at diniya, syariya o batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, din, ito ay kaakibat nito ang tinatawag nating mahabba. Na ito ay base sa kanyang pagmamahal at sa kanyang pagkalugod. Dahil ito ay kanyang religion, ano ba? Sharia, ang kanyang ang din ng Islam. Na ito ay base sa kanyang pag anumang gagawin ng isang tao, ito ay kanyang minamahal at ito ay kanyang kinalulugodan. At ito ay base rin sa tinatawag nating kuman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay tungkol sa kanyang din, sa religion na Islam, ito ay, sabi nga natin, irada syariya at diniya. Halimbawa, inutusan tayo na magsala. Yan ay, inutusan tayo na, ya ayuhan nas, o ubudu rabbakum. Inutusan tayo na sila mga sambahin. At pinagbawalan tayo ng syirk. Ito ay irada syariya at diniya sa dina ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang irada syariya, diniya. Kanina sabi nga natin, ang kauniya, ito ay labod, obligado talagang mangyari. Mabuti man o masama para sa ating pananaw. Ang irada syariya, diniya, ito ay minsan nangyayari ito, minsan hindi. Ano ibig ko? Sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang kapahintulutan. Halimbawa sabihin natin, meron taong naniniwala, meron hindi naniniwala. Ito'y pinahintulutan. Binigyan siya ng will. Kaya lang, kanyang will, may sakop pa rin ng will ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong tao na, alam mo, Muslim, merong Muslim na inutusan magsala, waakimus sala, may nagsasala ba? Hindi nagsasala. Talagang yan ay nangyayari at hindi nangyayari. Maraming Muslim na may nagsasala at maraming Muslim na hindi nagsasala. O sumusunod, tinatawag na natin, sumusunod sa katuruan at hindi sumusunod sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang
ano man ang ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ibad, sa kanyang mga alipin, ito ay kanyang, ang ayon sa kanyang batas, sa kanyang religion, ito ay sabi natin, base sa pagmamahal, base sa kanyang pagkalugod, at ito ay base sa kanyang command. Inuutosan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na gampanan ang isang bagay na kanyang kinalulugodan at pinamahal. Sabi nga, inna allaha yuhibbul mu'minin, inna allaha yuhibbul mu'sinin, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul al-usra. So yan ang tinatawag nating irada syariya diniya. At tayo ay inutusan at tayo iniimbitahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aklat at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagampanan natin ang lahat ng mga kanyang pinag-uutos at ang kanyang imbitasyon. Kanyang imbitasyon sa tinatawag nating dawa, nagampanan natin ang kanyang tinuturo, na ang kanyang katuruan, na kanyang kinalulugodan at minamahal, tayo kanyang gagantimpalaan. Gagantimpalaan. So ngayon, ang ayan na binigay sa atin ng Muallif Rahimahullah. Mapansin natin kung tingnan ninyo ang ayan na sinulat ko dyan yung dalawang ayan, pero yung dalawa hindi na. Halimbawa sa Suratul Kaf, ayan number 39, yung unang ayan, pangalawa sa Surah Al-Baqarah, 253. Pangatlong ayah Surah Al-Ma'idah, ayah number 1. At pang-apat, Surah Al-An'am, ayah 125. Ito ang mga nabanggit ng imam na ayah na pag, ibig sabihin, pag-confirm o itbat ng sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala na meron siyang irada at saka masiya. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang kanyang kagustuhan, anuman ang kanyang naisin, walang sino man na maaaring pumigil. At ito talaga mangyayari sa buong sanlibutan at sa buong kaun o kalangitan at kalupaan. So kaya sabi nga ng mga ulama, ang Mashiya at ang irada ng Allah subhanahu wa ta'ala, halos mahigit 400 na ayat na makikita sa Quran, na ito ay magdudulot sa atin ng kaalaman o pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino ba siya, ano ba ang kanyang kapangyarihan, ano ba ang kanyang kakayahan, na walang anumang mangyayari sa kalangitan at kalupaan kapag hindi niya ito pinahintulutan. Kaya sabi nga, Masya Allah, kan. Ano man kanyang naisip, bang, wama lam yasya, lam yakun. Ano man na hindi niya naisin, hindi ito mangyayari. Kahit gusto pa natin. Kapag hindi ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gustuhin pa natin, ano man magpagsikapan natin kapag hindi ginusto o ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan mangyayari. So yan ang tinatawag nating kanyang sipat na confirm, ibig sabihin tabit, confirm sa Quran at saka sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang Allah subhanahu wa ta'ala meron siyang will at meron siyang kagustuhan, na hindi katulad ng dinidinay na ibang mga pirka o nagkiklaim na sila Muslim, na sabi nila hindi pwede, hindi maari ibigay sa Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian na yan, dahil yan ay katangian ng tao. Kaya sabi nga natin, ang kaida ito man ay pareha na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na yan ay katangian ng tao, ang mashi'a at saka irada, pero ang irada at saka mashi'a ng Allah subhanahu wa ta'ala totally na napakalayo at hindi maaring mangyari, hindi maaring mangyari sa sino man sa kanyang mga nilikha, dahil ang kanyang kagustuhan warang maaring pumigil. At kung ito naman niya hindi niya naisin, hindi niya gustuhin, hindi rin ito kayang gawin ng ipatupad ng sino man kapag hindi naisin Allah subhanahu wa ta'ala. Unang ayan na binigay sa atin ng Muallif Rahimahullah na Surah Al-Kahf. Wa qawluhu sabi, walawla iddakalta jannata kulta ma sya'ala la quwata illa billah. So sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tungkol to sa dalawang lalaki na ito ay isa sa mga kwento sa Surah Al-Kahf na binabasa natin tuwing Juma, tuwing Biyernes, na ang surah na yan, naipaliwanag ko ang sura na yan sa beginning ng sura, na ang sura Al-Kahf, ito ay tungkol sa fitna. Na fitna ng din, fitna ng kayamanan, fitna ng ilm, tsaka fitna ng muluk o ng kapangyarihan, ng posisyon. At yun sa dalawang lalaki na yan, na meron silang pinagkalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kayamanan, ng jannah, ng garden. Ito ay pagsubok o pitna tungkol sa mal, kayamanan.
tungkol sa kayamanan na pinagkalooban ng isang lalaki na sabi na iba mga ulo, siya ay kapir, sabi naman na kasama niya doon o kapitbahay niya o katabi niya ay isang believer na binigyan siya ng payo. Na ang tao na yun ay masyado siyang arrogant sa kanyang kayamanan na akala niya hindi na ito mawala sa kanya at akala niya kapag ano siya ay pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dahil sa kanyang katayuan sa lipunan kaya pinagkaloob sa kanya ang kayamanan na kanyang pag-aari. So sabi nito, laula id dakalta jannata qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. Dakalta jannata. Ang jannah na tinutukoy dito ay bustan. Bustan. Ibig sabihin ng bustan, garden o kasi kaya tinawag yan na jannah dahil yan ay ang jim at saka nun. Ito ay ginagamit Allah Subhanahu wa Ta'ala ba sa jin. Jin. Ang mga jin hindi nakikita. O kaya jinin yung petos o yung bago pa lang namumuong sanggol sa sinapupunan, ang tawag dyan ay jinin. So, kapag jin at saka nun, ibig sabihin niya, hindi nakikita. Diba, nasa loob ng sinapupunan, hindi nakikita. At ang bustan, kapag marami siyang mga halaman o mga puno, nagtataas ang puno, hindi makita. Kaya yan ay tinawag na dyan na. Kulta, sabihin mo, masya Allah, la quwwata illa billah. Ito ang shahid shabab o sa pinaka-topic natin. So, sabi sa kanya nung kanyang kasamahan na believer, naniniwala sa Allah Subhanahu, kapag papasok ka sa iyong kayamanan na ikaw ay masyado bang parang naramdaman mo na ikaw ay napansin mo na ikaw ay masyadong nagmamataas o para kang proud sa iyong kayamanan, hindi lamang garden, halimbawa meron kang kayamanan na mga lupain o kaya negosyo o kaya meron kang sasakyan, meron kang magandang bahay, ano bang kayamanan pinagkaloob sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag ito ay nakita natin, pumunta tayo sa lugar na sabi natin, kulto, kulta ma siya Allah, la kuwata ila billah. Ito sasabihin natin. Na dapat natin itong sabihin para wag tayong mawala sa atin ang baraka o at ang tinatawag nating wag mawala sa atin ang pasasalamat sa ni'ma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay maalis sa atin. Lagi tayo magpapasalamat at sasabihin natin kapag nagkakaroon tayo ng minsang pagmamataas sa pinagkaloob sa ating kayamanan, sasabihin natin, Masya Allah, la quwwata illa billah. So, ano ang tinutukoy dito na Masya Allah, na ibig sabihin dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kayong mga tao, kayong mga Bani Adam o insan, kapag merong kayong kayamanan na pinagkaloob sa inyo, ang sasabihin ninyo na ito ay magmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong ibig sabihin, Masya Allah. Ito ay kagustuhan, hindi ko ito kagustuhan, dito ang akin, hindi talaga ito ay biyaya na pinagkaloob sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanyang kagustuhan, dahil sa kanyang nais, dahil ninais niya ako na isa sa mga tao na pagkalooban ng kayamanan, so kaya niya ito pinagkaloob sa akin. Totoo naman talaga, kapag ang isang tao talaga nais pagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kabutihan o kayamanan, walang sino maaaring makapigil. Pero kahit isang tao magpakahirap, magpakapagod, gugulin niya ang buong panahon niya sa paghahangad ng kayamanan, kapag hindi siya pagkakalooban, hindi niya ito makakamit. At pagkatapos sabi rito, la quwwata illa billah, na ang mga bagay na nakamit natin, ito ay sa pamagitan ng kuwa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Na ang ating tinatamasa o ating kayamanan na nasa atin, ito ay maaaring pinagkalooban tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kuwa o lakas o kapangyarihan, pero ang ating kapangyarihan, sakop ng kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo ay nagmula talaga sa pagiging mahina. Magmula sa pagiging mahina. Ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao na ang salitang kuwa, pero ang kuwa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakop ang kuwa natin dahil ang kuwa na yan, o ang lakas na yan, o kapangyarihan na binigay sa atin, ito ay magmula sa Kanya. Magmula sa Kanya ang kapangyarihan natin. Kapag hindi niya ipagkaloob sa atin, bakit ang kuwa na yan o tayo ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya huwag tayong magmalaki. Minsan na isang tao, meron siyang pinagkalooban siya ng lakas, ng kapangyarihan. Ito man ay lakas sa lipunan, ito man ay lakas sa kanyang katawan, magandang kalusugan. Dapat lagi tayo magpasalamat. Hindi tayo
magiging arrogant o mapagmalaki na tayo ay sa pamagitan ng lakas natin, mga api tayo ng ating kapwa. So ito'y pinagkaloob sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito'y maaaring kunin niya sa atin anytime na kanyang naisin. So kaya dito sa ayah na ito, confirm na ang tinatawag nating Mashiach ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang kagustuhan, ito ay pinagkakaloob niya sa kanyang nais, at dapat tayong magpasalamat at dapat nating tanggapin na ang mga bagay na yan na hindi ating kagustuhan, ito'y kagustuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang kuha na yan na pinagkaloob sa atin, yan ay magmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi magmula sa atin. Dahil tayo ay sinilang, no, tayo ay sinilang, una wala tayo rito. Pagkatapos sinilang tayo, nag-umpisa tayo sa pagiging mahina. Sabi nga, Allahul ladhi khalaqakum min dhafin. Lika kayo nang magmula sa kayo ay tumaja'ala min ba'di dhafi quwa. Kayo ay dating mahina, nung kayo sanggol. At pagkatapos, unti-unti kayo pinagkalooban ng unti-unting lakas hanggang kayo marating ninyo yung inyong lakas sa edad na 40, yung hanggana, pinakahanggana ng kuha ng isang tao. Ito man ay kuha ng jisim, ito man ay kuha ng isipan, ito man ay kuha ng kaalaman na ipinagkakaroon sa edad na 40. Yan ay nasa ayan ng Quran. So yan ang unang ayan na kinukonfirm ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, o itbat ang kanyang katangian na ibinigay sa atin ng imam, na siya ay meron siyang irada at meron siyang Mashiach. Pangalawang ayat na binigay sa atin ng Imam Rahimahullah, wa qawluhu, walau siya Allah maktatalo, walakin Allah yap'alu ma yurid. So ito ay sa surah Al-Baqarah 253 na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung mga tao na sila ay mayroong naniniwala, mayroong hindi naniniwala, meron silang hindi pagkakaunawa o salungatan ng mga believer at hindi believer, at nauwi sila sa digmaan. Nauwi, kalimitan, nauwi sa digmaan. Kaya Allah sabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga bagay, sabi niya, walau siya Allah, kung naisi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ito ay naisi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hindi kayo mag-away o hindi kayo maglaban, o sabihin natin, dahil kalimitan, ang kinauwian talaga, kihinatnan, ng pag-aaway o paglalaban ay patayan. Kaya minsan sinasabi ng ibang mga ulama, nagtatapos ito sa magtatalo, ibig sabihin ay magpatayan. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung kapag ninais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o ginusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag kayong maglaban o huwag kayong magpatayan, ito ay kaya niyang gawin ang mga bahan. Kaya lang, siyempre, yan ay may nangyari na talagang nagkaroon ng digmaan sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng mga Muslim at hindi mga Muslim. Yan ay kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. So kinumpirm dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, subalit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaf'alu ma yurid. Ginagawa niya ang anuman ang kanyang naisin. Kapag ninais niya na pag alam ang tinutukoy dito, ninais niya na magkaroon ng digmaan, ito ay kanyang kagustuhan. Kung hindi naman niya ninais, ito ay kanyang hindi pinahintulutan. So, ibig sabihin, confirm sa ayat na ito na tinatawag nating Mashiach o irada ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang mga tao, minsan, ayaw natin ng digmaan. Pero kapag yan ay pinahintulutan o ninais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala makakapigil ang digmaan na yan. Katulad na nangyari ng mga digmaan pandaigdig, unang digmaan pandaigdig, pangalawa, digmaan pandaigdig, unang didigmaan, hindi man ito pandaigdig na digmaan sa mga lugar, o labanan, o patayan sa mga lugar, yan ay irada kauniya al-kadariya. Katulad na nabanggit ko kanina, dalawang uri ng irada o will o kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ay kauniya, pangkalahatan o universal na tinatawag nating decree ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang pinahintulutan, hindi pwedeng pigilin o iwasan ng sino man sa kanyang mga nilikha. Pangatlong ayah na binigay sa atin ng Imam Rahimahullah na pagpukumpirm ng Mashiach o irada ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am. So sabi rito ng Allah, illa ma yutla alaykum gaira muhilla as-saydi wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Sabi rito sa surah Al-Ma'idah ayat number 1,
na pinapahintulot sa inyo lakong bahimatul an'am. Ang bahimatul an'am ay ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na bahimatul an'am ay ang camel, ang baka, at ang tupa at kambing. O yung mga kalahi nila. Makalahi nila kumakain ng damo na yung ginagamit nating pag-sacrifice o yung mga pagkain o mga hayop o hayawan na pahinapahintulot sa ating kainin. Yan ang bahimatul anam o katil. Anam, katil, literally. Bahima, ito ay tinawag na bahima sa Quran dahil ang mga nilikha na yan, hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Kaya talagang yan ay kasinungalingan yung mga ginagawa sa mga pelikula o sa mga TV o sa ano na ang may mga ano na yan. Merong isa, merong ibig sabihin alamat sa Al-Kubra o alama ng nubuwa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga hayop na nagsalita. Nagsalita, ito ay kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang galib o common sa mga bahimatul an'am, sila ay hindi sila nakakapagsalita katulad na natin ng mga Bani Adam na nakakapagsalita. Yan ang ibig sabihin ng salitang bahaim o bahimatul an'am. Illa ma yutla alaykum, maliban lamang kung ano ang nirecite sa inyo, kung ano ang binigay sa inyo sa ayan ng Quran na ito pinagbabawal sa inyo. Ang ibig sabihin niya kung ano ang pinagbabawal sa inyo. So ang tinutukoy dito ay ang isang tao na naka-ihram. Maliban lamang kung ano ang unang-unang pinagbabawal dito, kung ano ba, nabanggit sa surah Al-Ma'idah, ayan number 3, hurrimat alaykum al-mayta wad-dam wal-hamal kinsir. Nabanggit doon ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayta wad-dam wal-hamal kinsir. Ito ang tinutukoy dito na kung ano ang binasa sa inyo, nirecite sa inyo, na nabanggit sa Quran, na haram, yan ang tinutukoy dito, mayutla alaykum. Ano ang binabasa sa inyo o nakasulat sa inyo aklat? Gaira muhilla asayd. Ngayon, ang tinutukoy dito, gaira muhilla, ang isang tao na nasa o muhrim o nasa ihram, ito man ay hajj o umrah, na pinagbabawal sa kanya ang mga hunting o mga aso kapag siya ay nasa ihram. Ang tinutukoy dito, yung mga, halimbawa, yung mga hayop sa disyerto na mga halal naman, halimbawa, yung mga ibon o kaya yung mga katulad ng rabbit o kaya yung usa, yung mga halal na ano, na mga side. Ang ibig sabihin ng side, yung mga wild na o yung nasa disyerto man o gubat na mga hayop na pinapahintulot sa ating kainin, na pwede nating pwede tayong mang-hunting kapag ito ay hindi tayo nasa ihram. Pero kapag tayo nasa ihram, ito pinagbabawal. Ito man ay hajj o umra. Wa antum, sabi kaya sa wa antum hurum. Ang tinutukoy dito ang hurum ay ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Kaya sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yahkumu ma yurid. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng batas kung anong kanyang naisin. Nagbibigay siya ng batas o ng utos kung ano ang kanyang naisin. Kaya itong pangatlong aya na ito, ito ang dalil ng tinatawag nating irada syar'iyya dinniyya. Ito ang dalil. Yung mga nauna, irada kauniyya al-kadariyya. Pangkalahata, pangrule universal. Kasi dito, sabi nga dito ng, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ibibigay siya ng batas o ng kautusan o ng command ayon sa kapag ito ay kanyang ninais o kapag kanyang ginusto. At nabanggit natin na ito ay irada masiya o irada kauniya, irada masiya al-kauniya al-kadariya at irada syariya diniya. Ang tinutukoy pa lamang natin dito sa bab ng kadar ay isa sa martaba o level ng kadar ay ang masiya o will o kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At insyaala ang apat na martaba, yan ay paliliwanag natin insyaala sa paliwanag ng Arba'in an-Nawawi sa yung kung ano ang ibig sabihin ng kadar. Antumina bil kadar khairihi wa syarrihi. So ito ang aya na ito sa surah Al-Ma'idah, ito ay irada syar'iyya diniya. Dahil sabi ko nga na ang palatandaan na ito ay syariya diniya, na ito ay kinalulugodan Allah subhanahu wa ta'ala, ang gagawin natin kabutihan kapag tayo nasa ihram.
Ganon din, kapag ang ginagawa natin ay pagsunod o pagsamba, ito'y kinalulugudan at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito'y kanyang kautusan. Utos sa kanyang din, sa kanyang batas, sa kanyang din. Panghuling ayan na binigay sa atin ng Mu'allif Rahimahullah, sabi rito, Paman yuridillahu an yahdiyahu yasra sadrahu lil-Islam. So sabi rito, kung sino man at kung sino man ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan ng isang tao, yas, ang yahdiyahu, na siya ay gabayan, yasra sadrahu lil-Islam. Ang tinutukoy ditong yasra, na paluluwagin o bubuksan ang kanyang dibdib, ang kanyang puso, na magiging madali sa kanyang pagtanggap ng Islam. Muslim man o hindi Muslim, sabi natin, hindi Muslim, talagang totally sarado ang, kasi alam natin, ang huwag tayong maliligaw na ang pagbubukas ng puso, walang sino man na may kakayahan o pwedeng makialam sa pagbubukas ng puso ng isang tao para gabayan. Ito ay hukok lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang hidayah, dalawa. Ang hidayah ay, sabi nga natin, irsyad, at saka hidayah at taupik o kabul. So ang irsyad, ito ay mga gawain ng mga propeta na i-convey lamang, ipaalam sa kanilang kaalaman, ipaalam sa kanilang teaching, i-convey ang message. Ito ang tungkol, nasa sa kanila na ang gaano man ang kanilang kakayahan sa pagkukumbay o pagpapaliwanag, kapag hindi pa rin ito pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin o buksan, hindi papasok sa puso ng isang tao ang hidayah. So yan ay tungkulin lamang ng mga naitablig ang risala o ang message o dawa, sabi nga natin, pero ang pagbubukas ng puso ay ito ay sa Allah lamang, walang sino man. Kaya may mga nagdadawa, pinakikialaman yung issue ng puso, yan ay maling pamaraan. Na minsan naglalagay pa ng picture na o litrato, tapos aalisin daw yung padlock. Yan ay maling pag-intindi ng hidayah. Dalawang hidayah ay dalawa, hidayah, irsyad o yung tinatawag natin pagkukumbay o pagpapakita o pagpapaliwanag ng kaalaman tungkol sa Islam, at ang pagbubukas ng puso, ito ay ang Allah lamang. Dahil alam ng Allah kung sino ang dapat niyang gabayan, kung sino talaga sino ang tapat, ang totoo na naghahanap ng katotohanan, siya nakakaalam ng puso ng isang tao, bubuksan niya. So ganoon din sa isang believer, kahit na ang tao na nakiklaim na Muslim, may mga Muslim na dayik o mahigpit ang kanilang pagtanggap na Islam para mabigat sa kanila, babae man o lalaki. Dahil minsan sila ay may mga, ang kanilang yakin, hindi talaga kumpleto ang kanilang yakin sa teaching na Islam. Minsan meron silang question o mga katanungan sa kitab at saka sa sunna na nagkakaroon sila ng tinatawag nating shock o doubt. Pero ang isang believer na sadik o tapat, siya ay lahat ng dumating sa kanya talagang complete tasdik at saka to complete submission. So laging binamadali ng Allah subhanahu wa ta'ala, binubuksan ang kanyang sudur, ang kanyang dibdib, ang kanyang puso upang maging madali sa kanya ang gabay. Waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayikan harajan kaannama yasa'adu fis sama. At kung sino naman, sabi naman, kung sino naman ang naisi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa kanya ang pagkaligaw o siya iligaw, gagawin na Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso o ang kanyang dibdib, ang kanyang sadar, ang tinutukoy dito, sadar, sadra o chest. Ang chest, ang puso natin, nasa ating sudur. O gagawin nito na Allah, dayikan na parang masikip, mahirap at hindi niya minsan matanggap ang mga, halimbawa, ang mga kafir. Napakahirap para sa kalaunawaan ng Islam kapag sila hindi talaga naghahanap ng katotohanan. Ang isang Muslim naman na ganun din na hindi talaga complete ang kanyang pagtanggap ng Islam, para rin mahirap sa kanya ang pagtanggap ng anumang katuruan. So ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dayik ang gabay sa kanya, na pinagkakalooban siya ng harads, paghihirap. Kaannama yasa'adu pisama. At nagbigay Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng kalimbawa na ang
na ang isang tao na hindi talaga pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang complete na gabay o hindi bukas ng gusto ang kanyang puso. So kahalintulad ng isang tao na siya ay tumataas ngayon sa ating panahon, noong unang panahon, wala pang mga sasakyang panghimpapawid katulad ng eroplano, umaakyat sa mataas na lugar, sa bundok, o sila ay nasa mataas na lugar. Parang mahirap ang paghinga, hindi normal katulad na nasa baba. Ngayon, napatunayan din natin ang ayan na ito na kapag ang isang tao, Bani Adam, ay tumataas, nahirapan siyang huminga. Lalo na kapag napunta siya sa lugar na talagang hindi na kailangan niya na oxygen. Katulad sa loob na eroplano, kailangan natin na oxygen. At kapag lumampas pa tayo sa lugar na hindi pinahintulutan, Allah subhanahu wa ta'ala, wala talagang totally na oxygen. So yan ang kahalintulad ng isang tao na kapag gusto o nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan, so siya ay gagabayan at gagawing bukas, tanggap niya talaga ang katuluan ng Islam totally, na hindi ito magiging mahirap sa kanya katulad ng isang tao na hindi nag-aangad ng katotohanan o kaya naman may mga doubt sa katotohanan ng Islam, na mahirap sa kanya ang pagtanggap. Mahirap sa kanya, masikip ang kanyang dibdib katulad ng isang tao na kinukulang siya ng oxygen o paghinga. So kaya sa mga ayan na nabanggit sa atin ng Muallif Rahimahullah, ano ang mga aral na makukuha natin dito? Una, na ang pinaka-topic talaga dito sa na ang Imam Rahimahullah, napakaraming aya na binibigay niya sa atin upang ipakilala niya talaga sa atin ang sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala, na minsan ang sipat na yan, ang katangian na yan, pareho talaga ang pangalan. Pareho ang pangalan. Mashia, irada, kuwa, nabanggit dito sa mga aya na ito, kudra. Kaya lang, dapat natin palaging iisipin, pareha lamang ang pangalan, pero ang hakika at ang tinatawag nating kaypiya na mga sipat na yan ay hindi talaga to kapareho ng kanyang nilika. Kino-confirm sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala na yan ay kanyang katangian na minsan kasher sa pangalan lamang, pero ang katotohanan at ang kaypiya kung papaano ang katangian na yan, yan ay totally na napakalayo sa kanyang nilika. Laysa kamithlihi shay. If it confirm, tabit sa kanyang Quran, na yan ay kanyang katangian. Pero hindi yan katangian ng isang nilika na kapag pinagkaloob niya sa kanya, kanyang katangian ay pangalan lamang kapareha. Pangalawang pawaid sa aya na kapag na bawat pangalan o sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala, napupuntahan natin mabuti at uunawain natin, nakikilala natin siya ng husto, ng mabuti, na ang kanyang kagustuhan, ang kanyang will, ang kanyang mashia, hindi na katulad ng ating mashia. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ninais niya, mangyayari, at kapag hindi niya ninais, hindi mangyayari. Tayo, meron tayong ninanais o hinahangad, hindi na, minsan, talagang gustong gusto natin, hindi natin makamit. Kapag ayaw naman natin, minsan, dumarating sa atin. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang uri na pangyayari sa kanyang kaun. Kapag ninais niya, talagang ito'y mangyayari. Kapag hindi niya ninais, hindi ito mangyayari. Wala makakapigil. Yan tinatawag nating irada kauniya al-kadariya. Walang sino man maaaring magpigil ng isang ng tinatawag nating irada ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pangatlong pawaid, ang pag-intindi ng asma wa sifat, the more na iniintindi natin, nang unti-unti ang bab ng asma wa sifat, iniisa-isa nating kilalanin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga pangalan, ang kanyang mga katangian, ang kanyang apal, lalo natin siyang mamahalin. At dito talagang magagampanan natin, gagawin natin ang pagsamba na kung ano ang hinahangad at kinalulugodan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pag-aaral ng asma wa sifat, katulad na ibinigay sa atin dito ng Muallif Rahimahullah, na minsan mga aya ng Quran na mahirap intindihin, pero kung tayo ay pagsisikapan at magtsatsaga at magkakaroon tayo ng sabar, makikilala natin ang gusto ko sino at ang Rabbul Alamin. Makilala natin Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan
na ang kanyang asma wa sifat ay talagang totally na hindi katulad ng kanyang mga nilikha at katotohanan ng asma wa sifat. Ito ay tinatawag nating barahin o burhan o evidence o proof na siya lamang ang may karapatan ng pagsamba. Ang Allah tabarak wa ta'ala. Inshallah hanggang dito na lamang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more videos.